Kapangs! Welcome po sa ating YouTube channel, Lamp Araldon. Okay, maraming salamat nga pala sa mga bumibisita sa aking YouTube channel. Sana tuloy pa rin po yung inyong pag-subscribe at tapusin niyo po yung video na ito at napakaganda ng topic natin ngayong araw na to. Okay, mga Kapangs! Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa tables and chairs for rent. Ayan mga Kapangs, ito na po yung aking mga chairs na pang rent. Tables and chairs po yan actually. Yan po yung mga adult chairs. Yan. Medyo magulo po, hindi pa naaayos. Yan. Meron po akong 100 pieces na ganyan. Maaraw. At meron din ako mga chairs and tables. Medyo magulo, pasensya na po. Yan yun naman yung mga for kids. Yan, merong kiddie set. At mapapansin nyo po na meron po siyang tatak na AF sa likod. Ayan, AF. Ibig sabihin po niyan, Araldon Fahatin. Ayan, kapag may nag-arkila, AF. Ayan, medyo magulo po siya. Dito lang po namin siya nilagay sa third floor. Dahil wala po kaming paglalagyan. Kaya dito lang muna namin nilagay. 1 hour later. Wala bang sira yan? Wala yan. Posible may sira yan. Kailangan mo nga. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Paa kompleto. Ito yan. Okay, sige. Sirahin ko pa? Iwag na. Oh, ito lang ng service para pick up yan. Galing mo to yung. Paano nga ba? Paano tayo magsisimula renta ng upuan? Una na po dyan, syempre, kailangan meron kang puhunan. Yun nga, tulad nga sa mga una kong vlog, sa mga una kong sinabi sa inyo, yung shinare ko po sa inyo, na nag-umpisa yung aming business na yan sa pag-share din namin na mag-asawa sa mga blessings namin. Pinagsama namin yan at dun kami kumuha ng puhunan. Yun nga siya, government employee. Ako naman nasa public service. Kaya yung sahod namin parehas, pinagsama namin. At yun ang ginamit namin para sa pagsimula ng aming business. Ang business nga na yan ay ang tables and chairs for rent. Ano magrenta ng mga upuan at mga tables? Meron kaming mga tables and chairs pang adult. At meron din kaming mga kiddie set. Ayan, magkano naman ang rentahan namin sa mga chairs? Kapag ikaw ay nagrenta ng chairs sa amin, ang bigay po namin dyan ay 10 pesos each. 10 piso lang sa isang upuan. Pero dahil tayo nga ay isang public service servant dito sa aming community, ibinibigay na lang namin yun ng 8 pesos each. Kaya, paka natin yan. Yun nga, 8 pesos each ang bigay namin sa kanila para hindi naman sila mahirapan. At doon naman sa table ay 100 pesos each. Talaga, medyo malaki-laki yung puhunan namin doon dahil nga minsan kasi may mga times na nasisira sila kapag ka ibinabalik. So, ang usapan, kapag nasira, babayaran nila. Yung iba naman, nababayaran nila, pero yung iba, hindi talaga nababayaran. So, parang, hindi mo na mapipilit yun dahil wala naman talaga na silang pambayad. O wala na talaga silang pambigay dun sa nasira na yun. Kaya yun yung mga medyo may problema dun sa pagdating sa mga rentahan ng mga upuan at lamesa. Isa pa sa mga dahilan
kung bakit yun din yung aming tinayong business, yung chairs and tables na yun. Dahil tayo nga po ay lapitin din ng mga tao. Wow, lapitin. Hindi, ibig sabihin tayo ay hinahanapan nga ng mga ganun. Kasi naisip namin yun kung magpaparenta na lang kami ng mga upuan. Bawas. Hindi, hindi siya gagamit ng kuryente, hindi siya gagamit ng kung ano-ano pa. At ang service lang namin doon sa chairs and tables ay kariton. Yun, kariton lang. Minsan ako pa yung naghahatid doon sa mga nagrerenta. Talagang tinutulak ko yung kariton na yun para lang ma-deliver ko doon sa nagrenta ng mga upuan at lamesa na yun. Napakaganda. Dahil nga, bukod sa walang kuryente, wala kang babayaran na kuryente sa business na yun, meron ding mga disadvantage dun sa pagrenta ng upuan. Yun nga, isa na nga dun yung mga pag sinusoli, sira. Diba? Parang lugi na yung negosyo mo. Pero, meron din dun na minsan yung mga tablecloth, ayan, minsan yung mga tablecloth, hindi na ibabalik ng kumpleto. Nagpatahi kasi ako ng mga tablecloth sa mga pang-kiddy set. Ayun, minsan hindi siya kumpleto. Nagpatahi ako ng 10 piraso. Minsan nababalik na lang 7, 6, 8. So, yun yung mga problema doon sa pag nagtayo ko ng business na ganun. Pero okay pa rin dahil pagdating naman ng season or December, yan, malakas yan mga business na ganyan talagang magre-renta at magre-renta. So, dahil nagkakausa ng upuan, kailangan nila mga upuan. Actually, meron akong mga pahiram na upuan. Meron akong pahiram na 40 pieces na upuan. Ayun, ang ginagawa ko, pag may nagre-renta sa akin, ino-offer ko muna yung mga upuan na pahiram ko. Ngayon, kapag may naghiram naman sa akin na nagkasabay, humiram, tapos naghahanap pa sila ng mga ibang upuan, ino-offer ko naman yung mga parent for rent namin. Chairs and tables, diba? Parang gulo. Ngayon. Yun yung mga isa sa mga sideline din namin na mag-asawa kung bakit talaga maganda siya, okay lang naman, at least kahit papano, nakakabili pa rin kami ng bigas at nakakain kami ng 3 beses sa isang araw kung merong magrenta sa amin ng upuan. Magandang business din po yung ganyan dahil nga isa rin po yan sa mga na-experience namin na mag-asawa. Tinga gawin para hindi masira or masira yung mga upuan na yun. Gagawa tayo ng pirmahan. Ibig sabihin, kapag magrenta sila, pipirma sila doon. At yun ang pinirmahan nila na yun na parang promise nila na kapag nasira yun ay papalitan nila. Pwede namang bayaran nila or pwede namang palitan nila yung mga upuan na yun. Napakaganda ng business na yan, mga kapangs. Kaya kung ako sa inyo, kung meron kayong budget man, kahit maliit lang yung budget na hindi naman din ganun kalaki, pero okay lang, kaya yan, basta may sikap at tiyaga, diba? Yun nga yung sinasabi natin, tayo mga Pilipino, lagi tayong nagtutulungan pataas, hindi tayo nagtutulungan pababa, dahil ang ugali ng mga Pilipino ay nagtutulungan. Kaya yun sa mga nakakanood ng video ko na ito, itong vlog na to, please subscribe muna kayo dito sa aking YouTube channel. At kapag na-subscribe nyo niya, pinutin nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga video ko. Okay, mga kapangs, sana marami kayong natutunan sa channel ko na ito at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Kaya, mga kapangs, maraming salamat sa inyo and God bless. Thanks for watching.